si Kristo ang ating hari. Ang pagbasa ngayon na kinuha kay San Juan ay makatutulong na maunawaan natin ang kahulugan ng kapistahan ng Kristong Hari. Masasaksihan natin ang paglilitis si Poncio Pilato kay Jesus na magtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at ang ibinibintang na siya ang hari ng mga Hudyo. Ipaliliwanag ni Jesus na ang kanyang paghahari ay iba sa alam nating hari sa mundo. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Paano ba natin dapat maunawaan ang pagkahari ni Kristo? Si Kristo na hari at Panginoon ng sanlibutan at tagapaglingkod ng lahat. Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Para sa Kristiyano, ang maglingkod ay paghahari, lalo na sa mga dukha at nagdurusa. Ang bayan ng Diyos ay gumaganap ng karangalang makahari sa pamumuhay ayon sa bokasyong ito, na maglingkod na kasama si Kristo. Ibig sabihin nito, binibigyan tayo ni Jesus ng halimbawa ng tunay na kahulugan ng isang hari. Marami tayong kilala na naghahari-harian sa bahay, sa opisina, sa eskwela, sa kalsada, at maging sa mga bilangguan. Ang ibig sabihin ng hari-harian ay hindi tunay na hari. Paano mo ba mailalarawan ang mga naghahari-harian? Sila yung mga siga. Gusto nila, lagi sila ang masusunod. Sila lang dapat ang magaling. Sila lang ang tama at matalino. Mapagmataas at laging sariling kapakanan lang ang iniisip. Noong tanggapin natin ang sakramento ng binyag, nakibahagi tayo sa tatlong gawain ni Kristo, ang pagkapari, pagkapropeta, at pagkahari. Kaya nga, si Jesus na tunay na hari, ang ating huwarang hari na naglilingkod at hindi pinaglilingkuran. Ito rin ang bokasyon o panawagan sa atin. Maglingkod, lalo't higit sa mga maralita at nangangailangan. Paano naman natin maisasalarawan ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ni Jesus ay hindi tulad ng mga kahariang nakikita natin dito sa lupa. Ang kanyang kaharian ay may pag-ibig at katotohanan. Isang katotohanan na kayang magpalaya sa tao. Isang kaharian na hindi tinayo sa pamamagitan ng dahas. Nararanasan natin ito kapag tayo ay namumuhay sa katotohanan. Ito ang ating pinananabikan at inaasahan, ang kaharian ng Diyos. Kaya't sa pananalangin natin ng Ama namin, hinihiling natin na mapasa amin ang kaharian mo.
at sa panalangin sinasambit ng pari bago ang aklamasyon. Samantalang aming pinananabikan, handakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Ang ating tugon, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ang kaharian ng langit ay sinimulan ni Kristo sa lupa. Ito'y ipinakikita sa mga tao sa paraan ng mga salita, mga gawa, at sa pananatili ni Kristo. Ano ngayon ang iyong mga gagawin upang ipagpatuloy ito? Una, kung tinatanggap ko si Jesus na hari ng aking buhay, dapat lamang na maipakita ko ito sa isip, sa salita, at sa gawa na si Jesus nga ang sinusunod ko at pinaglilingkuran. Ikalawa, hindi ako magpapakalat ng mga fake news at maninindigan din ako sa katotohanan. At ikatlo, lagi kong isa sa isip na ang hari pala ay siya dapat na naglilingkod sa bayan at hindi siya ang pinaglilingkuran. Katulad ni Jesus, isang hari na inuuna ang kapakanan ng kanyang kapwa.